Good morning ho sa inyong lahat. At pakisabi ho sa katabi nyo ng good morning. At pakidagdag ho na sa Pangasinan ho, iwan ko lang kung naintindihan nyo. Pero pakisabi ho sa katabi nyo sa kanan, makapasaway lupam. Pakisabi ho sa kanan nyo, makapasaway lupam. Yun lang po yung isa sa mga linya na nakibasado ko sa dito ho sa Pangasinan, lalong-lalo na nung mga nobisyo pa ho kami dito. Yung mga nakangiti ho, ibig sabihin na intindihan. Ang ibig sabihin lang ho, sa mga na hindi nakaintindi, ita-translate ko ho sa Tagalog, ang ibig ho sabihin ng makapasaway lupam ay nakakasawa ang mukha mo. Kaya ulit ho, pakisabi ho, sa taong nasa kanan mo, makapasaway lupam. At pakisabi rin ho sa katabi nyo sa kaliwa, thank you, I love you. Ngayon matanong ko, di ho ba meron akong dalawang pinagawa sa inyo? Sabihin nyo sa kanan mo, nakakasawa yung mukha mo. Pero sabihin mo sa kaliwa mo, sa taong nagsabi sa iyo, nagsabi siguro ng totoo na talaga namang nakakasawa yung mukha mo. Pero sa kabila nun, isinabi mo pa rin, thank you, I love you. Alin ho kaya yung mas mahirap gawin? Yung una o yung pangalawa? Mas mahirap ho kaya na sabihin marahil yung isang masakit na katotohanan? No, mahirap po kaya? Meron na akong napansin dito. Ayaw na ayaw niya talaga sabihin sa katabi niya na makapasaway lupam, umiiling siya sa akin. Alin mo kaya yung mahirap? Sabihin yung masakit na katotohanan, nakakasawa yung mukha mo? O mas mahirap kaya tanggapin o mahirap gawin na tanggapin yung isang masakit na katotohanan? Siguro nga nagsasawa yung kasama natin, yung katabi natin sa atin, nagsasawa na sa pagmumukha natin. Alin ho kaya ang mas mahirap gawin? Sabihin yung masakit na katotohanan o tanggapin ang masakit na katotohanan? Kanya-kanya sigurong opinion. Pero ang masasabi ko lang, sa dalawang gawain na yon, kailangan ho natin ng tapang, di ho ba? Kailangan natin ng tapang na sabihin yung isang katotohanan marahil masakit. At kailangan din natin ng tapang na tanggapin ang isang katotohanan, lalong-lalo na yung isang masakit na katotohanan. Kailangan ng tapang ang pagsabi at kailangan ng tapang ng pagtanggap. Kaya may tanong ko ho, sino sa atin ang matapang? Lalong-lalo na dito sa simbahan ngayon, ang daming nakapula. Happy birthday. Pero pag nakikita ako ng pula, parang impression ko agad, parang matapang na ito. Kasi nga matingkat yung kulay na pula. Sino sa atin ang matapang? Ang ating Panginoong Jesus ho ay matapang na tao. Matapang na tao yung ating Panginoong Jesus. At ipinakita ho niya yung kanyang tapang, ipinakita ho niya kung ano yung tapang para sa kanya nung siya ho'y tinanggihan ng kanyang mga kababayan, sariling bayan, at ganun din ho yung iba pang mga Hudyo na narinig ho natin sa ating Ebanghelyo sa araw na ito. Yung ating Ebanghelyo ho ay kasama ho sa mga nakaraang Ebanghelyo kung saan nagalit ho yung mga tao sa ating Panginoon dahil may pinagaling ho siya. May pinagaling. At sinasabi niya yung kanyang pakikiisa sa Ama. At pinakita rin ho ng ating Panginoon yung kanyang tapang nung siya'y ipagkanalo at nung siya'y nasa krus. Maraming haters ho, maraming bashers ang ating Panginoon.
Pero hinarap ho niya ang mga taong yon ng buong katapangan. Kaya masasabi ho natin na nakikita natin ang tapang ng ating Panginoong Jesus sa pagharap ho niya at pagtanggap ng mga pagsubok kahit na yung kamatayan ng may pagmamahal sa Diyos Ama. Kayang bukang bibig ho niya sa ating ebanghelyo ang kanyang pakikiisa sa Ama na siya'y dumating para gawin ang kalooban ng Diyos na ang lahat ng ginagawa niya ay ayon sa kalooban ng Diyos. At yun ho yung tapang ng ating Panginoon. At ang pagsunod ho natin sa ating Panginoong Jesus na matapang ay nangangailangan din ho ng tapang. Kayang isang Katoliko, matapang. Yung isang Katoliko, dapat matapang. Pero mag-ingat ho tayo kung anong mukha ng tapang yung pinapakita ho natin. May isang Griyegong pilosopo, yung pangalan ay Aristotle, na siya rin ho yung naka-impluensya, malaki yung impluensya niya kay Santo Tomas de Aquino. Sabi ho ni Aristotle, may dalawang mukha daw yon, yung katapangan. Yung isang mukha ng katapangan ay yung agresibong mukha. At yung pangalawa, yung isa pang mukha ng tapang ay yung di-agresibong mukha. Yung agresibong tapang, kapag nagpupumilit ho tayo sa isang gawain, yung isang bagay na nais natin gawin sa kabila ho ng pag-aalinglangan at takot. At minsan ay may kasama hong lakas o may kasamang dahas. Yun po yung agresibong mukha ng tapang. At meron din hong di-agresibong mukha yung tapang. Kapag hinaharap po natin yung isang bagay ng may pasensya, ng may katatagan, kagaya o siguro ng isang sakit, no? Hinaharap natin ng may pasensya at katatagan. Pagsubok, isang pagsubok, o kahit nagpagtanggi ng ibang tao sa atin, o di pangungutya ho nila. At maaari na rin nating idagdag, di ho ba, yung kabutihan at kabanalan. At para sa ating mga Katoliko, para ho sa ating mga Kristiyano, yung pangalawang mukha ho ng katapangan ang mas mataas. So sinasabi ho ng mga spiritual writers na mas mataas daw yung di-agresibong mukha ng katapangan. Mas mahiraw tabo. Mas madali daw ho yung magsabi ng di maganda. Pero yung tanggapin yung isang bagay na hindi maganda, mas mahirap daw ho at nangangailangan ng mas maraming tapang. Kaya nga ho sinasabi ni Santa Teresa de Avila, mas maraming tapang ang kinakailangan para maging masugid sa ating pagdarasal kesa mamatay bilang isang martir. Para kay Santa Teresa de Avila, mas madali yung maging martir kesa sa pagdarasal. Mas madaling mamatay daw kesa magpakabuti araw-araw hanggang sa huling nating hininga. Mas mahirap daw yun. Natatanggapin mo, you have to bear the burden of sickness perhaps, of those challenges, those difficulties. Pero ito ho yung tapang na sinasabi ng ating simbahan. Kaya nga ho, minsan, naiinip, maraming tao yung naiinip sa simbahan. Kahit na ho sa bansa ho natin. Maraming problema ho sa bansa natin. Pero may mga nagsasabi na parang wala namang ginagawa o kakaunti yung ginagawa ng simbahan. At maraming nagtatanong, nasaan yung tapang ng simbahan? Napagsabihan yung mga sumasampalataya, uy, magpakabait kayo, uy, huwag kayo magloko.
ng harap-harapan maray. Kaya marami ho nagtatanong, nasaan yung tapang ng simbahan? Siguro nagtatanong dahil hindi ho naintindihan o baka hindi alam ho yung tapang ng simbahan na siya hong katawan ng ating Panginoon. Pero kahit sa personal na level, maganda rin ho na itanong kung nasaan ho yung ating tapang. Di ho ba? Kasi minsan may mga tao na pinapakita yung tapang, siguro pagsabi ng katotohanan, "Uy, mukhang hindi maganda yung mukha mo ngayon." At kung ano pa, di ho ba, kahit sa pamamahay lang, sino kayang matapang? Siyempre, siya yung magsasabi, ang dumi-dumi ng bahay, ikaw, gawin mo yan. Siya siguro yung matapang. Pero, yun nga, tingnan natin kung alin ba talaga yung sino ba talaga yung matapang. Minsan, matapang tayo sa salita, pero parang naghihirapan din tayo sa gawa. Ang dumi ng bahay at merong nagsasalita, pero walang may naglilinis. Magulo ang opisina, pero kahit isa ay walang tapang na ayusin kung anumang kaguluhan ang meron. Kahit sa personal na level, maganda yung tanong, nasaan yung tapang natin? At sana nga marami pang Katoliko ang matatapang. Kahit yung mga Katolikong politiko, ay sana ay matatapang at ihuduwag. Mga bayani na handang ialay yung sarili para sa bayan. At sana marami rin Katoliko na mga martir, matatag sa pagharap ng mga pagsubok ng may kabanalan at pagmamahal sa Diyos. Ang ating Panginoong Hesus matapang. Tayo rin ho, sana ay matapang. May kapudihan at kabanalan sa gitna ho ng mahirap o di kay nakakatakot na sitwasyon. We all stand.